Panginoon. Umawit ng kagalakan at tutuwin ng gitara at ang kakayayang dira. Hipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway. Tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ng Panginoon, umawit ng kaganakan, at tutuwin ng gitara at ang kaayayang lira. Hipanin niyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon, 22 ng Hulyo, ay kapistahan ni Santa Maria Magdalena, ang disipulo na nagpapahayag ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kung narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang Dambana ng Itim na Nasyon ng Quiapo, ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Twitter, TV Maria, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups, at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo at intensyon para kay Helen Manuel at para kay Arthur Pascua. Mga kapatid, sa awit ni Solomon, ipinapahayag ang paghahanap ng nagmamahal na pagkasumpong ng kanyang minamahal ay nagkaroon ng kagalakan. Sa ating Ebanghelyo ni San Juan, si Santa Maria Magdalena ay nakipagtagpo sa Panginoong Hesus na nabuhay muli na nung una hindi niya nakikilala at nung nakikilala na Rabuni, ay nagpahayag si Santa Maria Magdalena na nabuhay muli ang Panginoong Hesus sa mga apostol at sa mga nananalig sa ating Panginoon. Sa buhay natin, kinakailangan rin tayong magsaksi at magpahayag ng Panginoong Hesus na nabuhay muli, na siyang ating tagapagligtas, na siyang magbigay sa atin ng buhay na ganap at ikasyesya. Ngunit dahil sa ating karupukan at kahinaan tayo nagkasala, kaiminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luluwalhati sa Diyos sa kaitaasan,
loob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaruhan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon aming Diyos sa rinang langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Hesus Kristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Kau na nalulugnok sa kanan ng Ama, Maawa ka sa amin. Kau lamang ang banal, Panginoong Hesus Kristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniatas na yung anak kay Santa Maria Magdalena, una sa lahat, ang pagbabalita tungkol sa maligaya niyang pagkabuhay. Pakundangan sa kanyang panalangin at kagitingan, maipahayag nawa namin si Kristo ay nabubuhay at makita namin siyang nagahari sa iyong kadakilaan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa awit ni Solomon. Gabi-gabi sa higaan, ang mahal ko'y hinahanap. Ngunit hindi masumpungan kahit nasa pangarap. Akong ito'y bumabangon, sa lungsod ay naglalakad. Ang lansangan sa paligid ay aking ginagalugad. Ngunit hindi matagpuan ang sinta kong nililiyag. Sa aking ang paglalakad, nakita ko'y mga bantay, nagmamanman, naglilibot sa paligid sa lansangan. Sa kanila ang tanong ko, mahal ko ba ay nasaan? Nang kami ay maghiwalay na nasabing mga tanod, bigla na lang na nakita ang mahal kong iniirog. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw yaong hangad, para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuario, sa lugar na dakong banal. Ikaw roo'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway kakaing may kasiyahan. Magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwi na ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak kong umaawit. Itong aking kaluluway sa iyo lang nang hahawak. Pagkat ako kung hawak mo, kaligtas ay natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia. Hallelujah.
ipahayag mo, Maria, na si Kristo'y nabuhay na. Nibingan niya iyong nakita. Ah, Alleluia. Alleluia. Ah, Alleluia. Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng Linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Si Maria'y nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, Ali, bakit kayo umiiyak? Sumagot siya, kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala. Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit, hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, bakit ka umiiyak? Sino ang inahanap mo? Akala ni Maria'y siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kahit sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala. At kukunin ko. Maria, ani ni Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, Rabuni. Ibig sabihin, Guro. Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama. Wika ni Jesus. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong, aakyat ako sa aking Ama at sa inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena'y pumunta sa mga alagad at sinabi, nakita ko ang Panginoon. At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa Sabado tayo ng 15 na linggo ng kanimang panahon. At ngayon, 22 ng Hulyo ay kapistahan o pagunita kay Santa Maria Magdalena. Ang ebanghelista ng Panginoong nabuhay muli. Kung atin pong tingnan ang ating mga pagbasa ngayon, ang unang pagbasa ay mula sa awit ni Solomon, Kapitulo 3, Bersiyo 1 hanggang 4, na kung saan hinahanap-hanap ng nagmamahal ang kanyang iniibig at iniirog. At noong nasumpungan na, ay kanya pong dinala ito sapagkat nakita na ang kanyang mahal na iniirog at iniibig, kaya punong-puno siya ng kagalakan. Kaya itong unang pagbasa
ay tungkol sa pagmamahalan ng Diyos at ng kanyang hinirang na bayan na Israel. At ang ating salmo ay patungkol din sa ating Panginoon na kinasasabikan ng mga tao upang mahalin, upang ipahayag ang kanyang kabutihang loob. Sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 20, verso 1 hanggang 2 at versikulo 11 hanggang 18, ay atin pong napakinggan ang tinatawag na tagpo na matapos inilibing ang ating Panginoong Hesus, ang mga apostol, gaya ni San Pedro at mga kasama, ay nagtatago sa isang bahay. Ang mga disipulo at mga alagad ng ating Panginoon ay nagpunta rin sa ibang lugar. At si Maria Magdalena, na laging kasama ng Panginoon noong ipinako ang ating Panginoong Nazareno sa krus, naroon siya kasama ng mahal nating ina na Santa Maria Virgen at kasama si Maria Clopas at si Maria Magdalena at ang apostol na minahal ng Panginoon na si San Juan. At maagang maaga pa, ayon pa sa ating Ebanghelyo ngayon, pumunta si Santa Maria Magdalena sa libingan ng Panginoon. At doon, wala ng laman ang kanyang libingan. Ang ating Panginoon ay nasa labas na. Ang nagbantay doon sa loob ng libingan ay dalawang anghel sa may gawing ulunan at ang isa'y nasa gawing paanan. At umiiyak si Santa Maria Magdalena sapagkat gusto niyang makita ang Panginoon na ayon sa unang pagkilala sa Kanya. Kaya ipinapahayag ng ating Panginoon na dapat tingnan niya sa panibagong antas ang panibagong estado ng Panginoon sapagkat hindi na siya ordinaryo na kung saan naglalakad sa ibabaw ng lupa. Siya ay sa estado ng pagkabuhay muli. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong, aakyat ako sa aking Ama, inyong Ama at aking Diyos at inyong Diyos. Itong versikulo 17, Kapitulo 20, Ebanghelyo ni San Juan ay isang paalaala sa atin na kung minsan mayroon tayong ating sariling nakakahon o dili kaya paraan ng ating pagkilala sa ating Panginoong Hesus. At kung minsan, yung ating pagkilala sa Kanya ay sa isang estado lang o sa isang antas na kung saan kinakailangan pa itong itaas pa at higitan pa. Sapagkat si Santa Maria Magdalena ay gusto niyang panghawakan ang Kristo na kanyang nakilala noon bago pa ito mamatay. Pero ang ating Panginoon ay nasa pinibagong antas na sapagkat siya'y nabuhay muli. Ganon din dapat ang ating pagkilala sa ating Panginoong Hesus. Hindi natin itigil sa isang debosyonal lang na pagkilala sa Kanya. Hindi natin itigil sa ating pagkilala sa Kanya sa antas lang ng ating pag-iisip o tinatawag na intellectual, katikitikal at theological na pagkilala sa Kanya. Kinakailangan nating kilalanin ang Panginoon sa isang panibagong antas na siya ay isang personal na Diyos. Personal na Diyos na nasa ibang antas na siya ay nabuhay muli. Na ibig sabihin, Kanya na pong narampasan ang estado o antas na may hangganan ang buhay o kamatayan sapagkat siya ay tunay na Panginoon. Panginoon na nabuhay muli. Kaya, Panginoon na nabuhay muli, hindi na po kakaiba
sa dating Kristo, pero may kaibahan sapagkat isang panibagong yugto, isang panibagong antas na dapat titingnan sa isang panibagong paraan at titingnan sa isang panibagong pakipagtagpo at titingnan sa pinakabago at mas malalim pa na ugnayan sa Panginoong Diyos na nabuhay muli. Kaya sinasabi ng ating Panginoong Hesus na siya ay uuwi sa Ama. Pero yung Ama na aking Diyos at inyong Diyos. Na ibig sabihin, mayroon ng ibang ugnayan ngayon sa lahat ng mga apostol. At si Santa Maria Magdalena, hindi po siyang dating Magdalena na nasa estado na pitong demonyo ang pinalabas sa kanya. Siya ay isang panibagong nilikha at sa kalinisan ng kanyang panibagong pagkalikha bilang nananalig at nampataya sa ating Panginoon, siya ay isang ebanghelista. Siya ang tagapagpahayag ng mabuting balita ng pagkabuhay muli. Kuminsan mali ang ating pagbigay larawan kay Santa Maria Magdalena. Ituwid na po natin na iba na Maria Magdalena ang dapat nating dalhin. Siya ay tagapagpahayag ng ebanghelyo. Siya ang mga ebanghelista sa mga apostol. Siya ang nagpapahayag na nabuhay muli ang Panginoon. Kaya tayo rin ay mamuhay at magkaroon ng paningin sa buhay na hindi na magkaroon ng paningin na negatibo sa mga hadlang ng kamatayan, sa mga hadlang ng hangganan sa mundo, sa mga problema at pinagdaanan sa buhay na dala ng cross na ito ang cross ay bago na, naging simbolo na ng pagliligtas, hindi na parusang kamatayan na siyang magbaon sa tao sa kamatayan. Bagkus cross na siyang ugnayan ng tao sa langit. Cross na siyang maghatid sa ating Panginoon na siya ay magliligtas. Tapos na ang kahoy ng cross na nagdulot ng puwang ng kasalanan. Ang panibagong kahoy ng cross ay siyang maghatid ng panibagong buhay. Naway sa ating pagtingin din sa ating buhay, hindi tayo titigil at hinto sa problema at suliranin. Hindi tayo titigil at hinto sa kamatayan at ibang mga problema na siyang magtulak sa atin o magbaon sa atin sa mga material at mga makamundong mga estado. Bagkos, palayain natin ang ating mga puso. Palayain natin ang ating mga isipan. Isang puso na nagmamahal sa Diyos na walang hanggan at isang pag-iisip na ang buhay natin ay bago na sapagkat tayo na nabinyagan sa kamatayan ng ating Panginoon ay magkamit din ng buhay na hanggan sa pamagitan ng binyag natin dahil nabuhay muli ang Panginoon na pinapahayag ni Santa Maria Magdalena, ang ebanghelista ng pagkabuhay muli. Naway sa ating mga puso at isipan, laging personal na Diyos na nabuhay muli upang tayo'y gaya ng sinabi ni San Juan Pablo II, ikalawa, sinasabi niya, tayong mga Kristiyano ay mga mamamayan ng pagkabuhay muli at ang ating awitin at himno ng buhay ay Alleluia. Naway, maging Alleluia lagi, maging pagpupuri lagi ang ating buhay sapagkat ang Diyos na nabuhay muli ay ang ating Panginoong Hesus na nagmamahal sa atin ng tunay. Alamin natin, mahal na mahal tayo ng Panginoong Diyos.
Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Naranasan ni Maria Magdalena ang kagalakan ng pagtatagpo nila ni Jesus sa muling pagkabuhay nito. Nawa ang maluhating pangyayaring ito ay maghatid ng kahulugan at pagbabago sa buhay natin at ating sabihin sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala pa sa amin, Ama. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang simbahan ng Diyos naway magpanibago kay Kristong muling nabuhay at hiyatid ang kanyang mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa buong mundo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang pamayanan ng mga mananampalataya naway magpatotoo sa muling pagkabuhay ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang halimbawa at patuloy na pagtalikod sa kasalanan, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang mga nasa madilim na libingan ng kasalanan, naway makatagpo kay Jesus ng lakas at sigla sa pagbangon sa isang buhay ng katapatan sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang mga nasisiraan ng loob dahil sa mga waring walang katapusang mga paghihirap, naway makatagpo sa muling pagkabuhay ng tapang na ipagpatuloy ang kanilang paghahanap ng higit na mabuting buhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang mga lumisan na sa buhay na ito, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan ni Jesus sa ating manunubos, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Sa tahimik, inilog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, tanggapin nawa namin ang mabuting balita ng muling pagkabuhay ni Kristo at ang aming buhay sa hinaharap sa piling mo. Hiling namin ipagkaloob mo na maranasan namin ang bunga ng kanyang muling pagkabuhay sa aming sariling buhay. Hiling namin ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin yung patido pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nakahanda. Ngayong si Santa Maria Magdalena ay aming ginugunita, yamang ang kanyang inihaing pagmamahal ay malugod na tinanggap ng iyong anak. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama na yung kaparingan, tunay yung marapat ni kaya aming pasalamatan sapagkat ang iyong habag ay hindi na
kabawasan. Sa iyong kapangyarihang ipinangaral sa tanan sa pamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Sa isang harden ay napakita siya kay Maria Magdalenang buong buhay ay nagtangi sa kanya. Sa krusya saksi sa kanyang pagpanaw, ang naghanap sa libingan sa kanyang pagdalaw at ang unang nag-alay ng pagsamba sa bumangon mula sa mga patay. At nang isugo bilang apostol, ay idinangal kasama ng mga apostol upang ang mabuting balita ay buhay na bago ay maiparating hanggang sa dulo ng mundo. Kaya kaisa namang yan si awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbumunyi sa kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpanakad at nagiramay sa lahat. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kay smita ng Espiritu ang banal na makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at ng pagkabuhay ni anak ay tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat kung narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin si Bahang Laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kabarian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na himlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay ganyang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan, minapatin kaming lahat na makasala siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria, na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ang San Jose. Kaisa ni Santa Maria Magdalena at ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Luis Ruiz ni Manila, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ni anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo.
magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng galing na utos sa turo ni Jesus na pinatin at Diyos, ipahayag natin ng lakas noong. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tila'y sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat. New life we partake.
I have sinned and touching me said, to all the world will I proclaim His majesty. With joy I said, to tell His story, that in our hearts may live His memory. In my heart I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prevailed. In His glory, in His new life partake. And all the earth shall bow before Him. His blessed name all we adore on bend and knee. His truth shall wane, so shall His justice, and Christ my Savior in that glory be. In my heart I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prevailed. In His glory, in His new life, we partake. Announcement, ang Nazaren Catholic School ang paaralan po ng Basilica Minore ng Itim na Poong Hesus Nazareno ay tumatanggap pa ng mga mag-aaral mula pre-school hanggang senior high school para sa school year 2023-2024. Ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong makipag-ugnayan sa De Nazaren Catholic Schools Facebook page. Para sa iba pang katanungan, maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero: 8733-9929, 8444-5609, 0966-211, at 2152. Maraming salamat po. Pinaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ang lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa tinanggap naming banal na pakikinabang, mag-umapaw nawa sa amin ang nananatiling pag-ibig na siyang nagdulot ng kaugnayang mahigpit ni Santa Maria Magdalena sa guro niyang si Kristo, kasama mo ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Iyon pa po ang wala pang Lexio Divina para sa pong Hesus Nazareno. Available po ito doon sa information card. 130 pesos po bawat kopya. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Eucharistia o Banal na Misa kay Narisal Oba sa labas ng Basilica Minor at sa Pambansang Dambana ng Itim na Sino ng Quiapo. Ang lahat ng mga narito at naugnay sa pamagitan ng live streaming through
iba't ibang social media platform at na-cross-hosting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Pong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong tayo sa mga kapwa nating mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon at kayong lahat na narito. Palakpakan po natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Ang ating Pong Jesus Nazareno ay tunay na nagmamahal sa atin. Kaya tayo'y kanyang iniligtas sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa cross at pagkabuhay muli. Dahil sa kanya, tayo'y may pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ngayon na po ang pumasbas. Mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Pong Jesus Nazareno, hekmasin ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kailangan niyang kana nagsusumamo sa iyo. Makamta na wanila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan niyo at ang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng binisyon nito na may maalala ng pangako ng sabinyag, na ikaw ang iniibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayin ko pipaan pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.